Hello mga kapata! Welcome back to our YouTube channel! I'm Mami Cez, and today, ang isi-share ko sa inyo is yung pre-prepare ni Miss M ay flashback. Nung kung naaalala ko pa daw, siya yung nag-choose ng mga random picture ko sa Facebook. Tapos, sino-challenge niya ako kung maaalala ko yung event na yon, ano yung memories kung bakit ko siya na-post that time. Dalawang beses na ako na CS, so tingnan natin ang ating memory. Kung matalas pa, kung maaalala ko pa siya, mga kapata. Let's start with... This one is yung bento. Naggawa ako nung rice niya na nakalagay din sa ano. Meron siyang design, yung parang square. Tapos nalagyan ko siya ng I love you. Tapos yung kanyang pangtusok na nabili ko sa Daiso. Tapos yung egg, and then nagano ko ng potato, tapos grapes and orange. Tama? Oh, di ba? Ito! Ito naman yung first time namin ni Daddy Consi na sumali sa muli sa sports ng sa tuktukan to event to ng SK. Si Daddy sumali sa Johnny's team sa basketball. Tapos ako naman sa Tuktukan Elementary team. Doon ako sa mga ka-youth ko. Ayan, sa Tuktukan Elementary. So ako naman volleyball player ako dito. So congratulations sa maayos at matiwasay na event na nangyari dito sa Tuktukan. Ito yung last na paliga. 2005. Pali dito, nagtuturo ako ng English. English teacher ako. Nag-present kami ng head, shoulders, listen. Tapos actually, ano ito eh? We had a right foot in, we had a right foot out, we had a we shake it all around, I do the humpy dumpy, that's what it's all about. So yun. Ito yun, yun. Wala lang talaga akong lyrics, wala rin naman akong rhythm, so. Pero yung sinayaw namin ay yung head, shoulders, knees, and toes. This one, library din siya, isang library sa Hatsunoe. Ang major ko is library science. That time, ewan ko kung ba't ako nagpa-picture sa Globe. Pero kasi dito, opak kasi sila, opak yung online. Yung lahat ng books nila, halimbawa yung SNBN, sa Pilipinas, sinusulat namin lang siya doon sa board na kaibo na gano'n. Pero dito, i-encode mo siya sa computer. Travel kami ni Daddy sa Singapore. We both pray. Doon, nandun kami sa Buddha. Pero we address God in our prayers. College days! Nagtapos ako, tag-aral ako sa BSU. Yung mga kasamahan ko na yan, lahat friend ko sila, si Rochella, si Risa, mga teachers and librarian na rin sila. Bulacan State University ko with my classmates. Super mabait yung batch na yan. Library science. This one is not working days. Ang service dyan is yung si Mustang. Dito na-realize ko, kapag dalaga ka, party all the way, gases all the way, do what you want every day, wala kang iniisip, wala kang boundaries, wala kang limitation. Si Mustang is a very good car. Sobrang bilis, sobrang maporma, sobrang ganun. So kapag dalaga ka, wala kang responsibilities na ibang iniisip, yun nga, porma all the way. Na to satisfy yung impression ng tao sa'yo. Pero kapag may asawa ka na, katulad ngayon, yung service ko, speak up, kasi nagpo-produce siya ng income. Yun ang dalawang differences ng liabilities and asset. Halimbawa, ginagamit mo yung kotse mo para kumita ka. Asset yon. Pero pag ang kotse mo ginagamit mo bilang service mo lang, liabilities. So ibig sabihin, hindi siya nag-create ng income. So before din kami, na nagkaroon kami ng sasakyan ni Daddy, sinabi ko sa kanya, bumili kami ng sasakyan instead na bahay. Kasi yung sasakyan is kayang mag-produce ng pera. Kasi that time, nag-u-Uber kami, naghahanap kami ng property, kasi nga nasa real estate kami, tapos nagdi-deliver kami. So yung service namin na adventure that time, hindi siya liability sa amin. I hope you understand guys na yung gusto kong i-emphasize, huwag kayong magmadali na gusto ko magkaroon ng kotse, gusto ko ganito, ganyan, ganyan. Tandaan nyo, kapag meron na kayong kotse, marami rin kayong gastos. Kasi meron yung insurance, meron yung maintenance. So, di ba, isa lang ang service nyo as long
na nag-create yun ng income. Si Ate MJ, that time is 1 month, 2 months, 22 months yan for sure. Nagpunta kami ni Daddy Consi sa Robinson. Kasi that time, inaaral namin yung market kung paano makakapasa yung crispy pata namin that time. Kumukuha ako ng inspiration kung paano yung packaging, kung ano yung kagaganda ng produkto namin. Kaya kami, nung panahon na to, inaaral namin pareho kung paano namin mas may enhance yung produkto. And now is MJ&B Food Manufacturing. Diba mga kapata? Kasi ang lahat ng bagay nasa proseso. Sabi ko nga, plan, then execute. Dalawa lang. Plan and execute. Malacanang. Nung panahon nagpunta kami sa Malacanang kasi meron akong in-assist na House of Representatives before na taga Japan, si Mr. Ishisaki, yata. Basta, ano siya, House of Representatives din siya ng Japan. Since I speak Japanese, so isa ako sa nag-tour sa kanya, nag-translate ako sa kanya ng mga bagay-bagay tungkol dito sa history natin. Ito yung nag-speech ako ng ano, walang kaibigan, walang kamag-anak. Ito yung first time kong nanood ng concert. After so many years. Yung concert na to is Guns N' Roses. So, nag-perform ang Guns N' Roses dito sa Philippine Arena. And that time, this is sponsored by Kuya Rio. Kaya, binigay sa amin ni Kuya Rio yung ticket. Kaya ako nakatanong. Ayun, kami ni Daddy Consi. So, first time ko, sobrang galing nung banda na yon. Talagang, yung tumayo ako nung napanapakinggan ko yung Sweet Child of Mine. Thank you, Kuya Rio, for the ticket. Sobrang happy kami ni Daddy Consi. So far, wala pa akong mali. Kaya, isa ko sa mga pano dyan, slow. joke. Umaten ako ng isang close discussion from FDA na isinagawa ng VOST. That time kasi yung produkto kasi namin is meat products. So yun yung malaking struggle namin na papaano namin siya, paano ko may ma-market or paano ko may lalabas yung produkto ko sa market kung meron pala tayong isyong ASF. Ang naging sagot dyan is, kailangan i-assure mo na yung kinuhanan mo na produkto is from NMIS approved. Ibig sabihin, yung meat na kinuha mo is na-check ba siya ng National Meat Inspection Services. So doon pala malalaman mo na yung produkto mo is safe. O, pwede siyang kainin ng tao. Ayan ha! Ito ang sinasabi ko na nakagraduate ako pagkalipas ng 10 taon. Ito, graduate ako ng Bachelor of Elementary Education. Major in Library Science. I'm so happy and I'm so blessed and I'm so grateful sa mga teachers and mentors ko nung panahon na to. Kasi dahil po sa inyo, ito na po ako ngayon, hindi man po ako nagtuturo. Pero yung learning na natutunan ko po sa inyo is nagagamit ko talaga for my kids. Natuturuan ko yung mga anak ko, nasusubaybayan ko, nagagamit ko siya. Kaya kayo mga kabataan, hanggang may chance kayong mag-aaral, pinag-aaral kayo ng parents nyo. At kung wala mang kakayanan ang parents nyo, pilitin yung pag-aralin yung mga sarili nyo. Kasi kayo pa rin yung magbe-benefits nun kapag kayo ay pumasok sa eskwelahan. Malaki ang may tutulong ng academic sa inyo, lalo na kung nakatapos kayo. Meron na kayong fallback na tinatawag. Na kahit anong mangyari, meron kayong magiging trabaho, kahit anong mangyari, kahit magnegosyo kayo, yung learning process ninyo, dumaan kayo, nakatapos kayo ng pag-aaral, dadaan na lang din kayo, mag-aaral na lang din kayo, galingan nyo na. Makinig kayo sa teacher nyo, sundin nyo lahat yung assignments nyo. There always a reason kung bakit may assignment, kung bakit meron tayong homework, and there's a reason kung bakit kailangan natin mag-aral. Tandaan ninyo, ang eskwelahan ginawa yan para matuto. Hindi yan ginawa para sa marunong lang. Practice. Knowledge is power. And then, apply it to your stuff. Ikaw ang magbe-benefits niyan. And I'm very much thankful sa parents ko na nagpa-aral talaga sa akin. Ang matyagang-matyagang nagpa-aral sa akin. Sobrang thank you po sa inyo, nanay, tatay, sa tita ko. Na lahat ng tita ko sobrang supportive. Sa mga kapatid ko rin na tumulong din sa akin para matapos ako ng pag-aaral. Sobrang thank you sa inspiration at sa pagmamahal.
I thank you. Akala mo naman. That vision speech. Mag-aral tayo mabuti. This is for our own sake. With Lolaela. Yan. Super friend kami ni Lolaela. Si Ate Ella, siya yung isa sa magaling na makeup artist dito sa Bulacan. At isa rin siya sa mga entrepreneur dito. Magaling siyang negosyante. Sobrang magaling siyang negosyante talaga. Isa rin siya sa mga inspiration ko at saka yung pag-guide niya sa akin sa negosyo. Kung bakit nandito na rin yung MJMB Food Manufacturing sa mga inputs and pressure na ginagawa niya sa akin. And at the same time, she's my sister in soul na talaga naman. Itong picture na to ay nangyari nung kinasal si Jesser, yung friend namin na isa. So, umaten kami. Diyan. Kasal. Nagdinanap sa Carmen's. O, diba? Sobrang remember ko. Ay. Ito yung panahon na sobrang ganda mo pa. Kasi siyempre iba yung pera, iba yung dalaga ka. Kasi nung dalaga ko, sobrang vain ko. Lagi ako nakapagpa-facial. So, I'm planning dahil sa February 1, 3 years old na si JM and 5 years old na si ate. I'm planning to do my routine again nung dalaga ko. So, I'm going to share it with you guys. So, stay tuned po sa mga vlogs ko. Kasi that time, sobrang flawless. Hindi naman po sa nagmamaganda ako, pero magmamaganda na talaga ako. Sobrang ganda ng skin. Kasi that time, ngayon kasi may mga melasma, may mga dark spot. Tapos, yung underarms ko, talaga namang nag-dark siya. Tapos, syempre yung mga vitamins before, sobrang vitamins talaga ako, nabubuhay ako. So, sobrang shiny ko, sobrang radiant ko. At tapos, yun. So, isishare ko yan sa inyo, mga katata. So, stay tuned. Always watch my vlog po. I will share with you my home remedy. Cheapest way kung paano tayo magiging putis or pisto. So, yun. And I love you, Ate Ella. Sobrang miss ang kita. This is Soba. Nag-report si Daddy Consti kung ano yung mga accomplishment niya that time. Meron silang report palagi na sinasagawa sa barangay para sabihin nila yung kung ano yung accomplishment nilang nagawa and at the same time, yung plano nila kasi peace and order si Daddy. So, ang sinabi niya doon kung ano yung mga magiging projects niya na susunod. Siyempre, isa lang akong supporting achuchuchu ni Daddy Consti. So, yan. Kaya ako nagpunta. Then I remember that time, nung panahon na nangangampanya kami dito, natutunan ko talaga sobrang maraming bagay. Purong dagatuktukan kaming pareho. Pero I never imagined na ganun pala kalaki yung sakop ng tuktukan at saka yung mga tao na binaybahay namin, kinamayan, yakap. Sobrang nakakapag-overwhelm kasi kakilala nila yung parents namin, yung tatay ko. Tapos at the same time, nung panahon kasi na yon, nung sumama ako sa pangampanya nun, sa pagpunta sa mga bahay-bahay, wala akong tip! Kasi that time, kasi yun yung pinapanood ko that time nung nag-date kami ni Lala. Kasi nga, bumaba yung calcium ko. So, nung naka-fixed bridge ako, natanggal siya. Natanggal talaga. So, both dito, wala akong tip. So, hindi ako makapag-smile. Kaya ang nangyayari nun sa akin, so, kaway-kaway lang ako, then hug, then sasabihin ko talaga, minsan sinasabi ko sa mga kasamahan ko, napakingiti na lang ako. So, dahil ngayon, yun lang yung reason nun. Kasi wala talaga akong tip that time. Dahil bumaba yung calcium ko, hindi rin ako makapagpalagay ng denture kasi nagpapa-breastfeed pa ako nun kay JM. Pag nagpa-anesthesia ako sa ngipin, para ang iniisip ko na baka tumigil yung gatas ko. Kaya, nagtiis ako na huwag munang mag-ngipin. Tayong mga nanay, kaya natin mag-sakripisyo kahit pumangit pa tayo. Ang importante sa atin, healthy yung anak natin. And congratulations, Daddy, sa mga accomplishment na nagagawa mo. Sobrang proud kami sa'yo at napakaganda yung mga plano mo dito sa ating barangay, sa inyong mga kasama na barangay tanod. Sobrang congratulations po sa inyong lahat. Kung sakit ang katawan ang hanap mo, mag-ice skate ka. So dito na time, nag-skate kami dito sa Hiroshima. Bali, hindi naman siya talaga totally snow. Meron silang machine na nag-ano ng yelo. Isang buong mountain na puro yelo. Hindi pala ice skate, sorry. Ski! Nag-ski kami dito sa Hiroshima that time. I'm dreaming na sana pag lumaki-laki ng konti sila JM and MJ, pupunta ulit kami ng Japan or pupunta kami ng Korea to experience the ski. Ayan. Sobrang nakaka-enjoy. At masarap mag-gulong-gulong sa yelo. Lalo na kung nandito ako sa tropical countries na napaka-init. Sobrang maganda! Christmas party namin tatlo, o diba? So, meron akong dalawang super caregivers, super sister in soul. Ito si Angel, at ito si Ella. And then, ako. Christmas party kaming tatlo.
Nag-exchange gift kami and sobrang happy kami sa para-paraon na kami mga mommies. And we share our thoughts bilang ina, bilang asawa. Silang dalawa pareho yung entrepreneur din. Sobrang magaling na negosyante dito sa amin. I told you, this is not masarap. Okay. So silang dalawa kong kaibigan, sobrang magaling silang negosyante. So, kaya kung nagtago yung NGMD, dahil din sa teachings nila sa akin, yung input nila sa akin, yung learnings na tutunan ko sa kanila, alam nyo kasi, we as women, we need to celebrate each success. Huwag kayong nag-overlap, huwag kayong nag-iiltakan pababa. Kasi kami, magkakaibigan kami. Silang dalawa, sobrang established na yan. Sobrang magaling talaga silang negosyante. And they share their knowledge. Hindi sila manabot. Tuturuan talaga nila ako. And they always celebrate my success. Ngayon kung meron kang mako-contribute sa isang tao to give your knowledge, share it. Knowledge is power and sharing your knowledge is a great blessing to everyone. May matatouch at matatouch ka na bawat isang soul na makakatulong at makaka-apply sa kanya. Kaya ginagawa ko din yung pagbablog. Meron akong attach man lang sa inyo, yung knowledge ko, ma-share ko sa inyo, yung input na meron ako. Sharing is caring. My beautiful friends, and I love them so much. This is my first attempt. Nasa ano kami nito? Trinoma Landmark. So, sa may landmark, kumain kami dito. Sa mga inasal, kami ni Daddy Consi. This is my first attempt na inintroduce ko yung produkto ko sa mga hotel and restaurant. Dahil yung product natin, mga kapata, is naka-vacuum na siya. And we practice GMP, Good Manufacturing Practices. And DOST always guided us. And at the same time, yung FDA namin is napuntahan na kami dito and na-check na kami at kung ano na lang yung iba pang requirements yung pinapasa namin. Nag-attempt ako na i-introduce na yung produkto natin mga kapata sa mga hotel and restaurant. And thank you Lord kasi so far so good hanggang ngayon. Client pa din natin sila. Sila pa rin yung binibigyan ko hanggang ngayon. And mga kapata, sobrang open kami sa mga gusto na magnegosyo ng crispy pata on their own. We offer this to everyone. Pwede kayong makipag email sa amin, email nyo kami, message nyo kami, and I'm willing to help you and guide you. Buong team namin is willing to guide you sa pagkakaroon ng business ng Crispy Pat. Siyempre may rejection, mga kapata. Hindi mawawala ang rejection. Kasi nalalaman ko, halimbawa, first attempt ko, inalok ko yung produkto ko. Sabi niya sa akin, naku, misses, yung po kasing packaging ninyo, hindi po kasi ito pwede sa amin. Kaya dahan-dahan, kasi yung una kong packaging is yung from cellophane. Sobrang nakakatawa kasi nakita ko tong picture na to. And na-remember ko, nag-attempt talaga ako. Hindi dun lang natatapos sa opisina mo, na dahil okay na yung produkto mo, masarap na yung produkto mo, lagi mong tandaan, improve, 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 improve. Open your room for that. Ayan. Maraming po salamat sa mga patuloy ko tumatangkilik na aming produkto. And this one, mga kapata, sa Universal Studios Singapore. Si my superboy, JM, at si ate. First time namin makapunta sa Universal Studio na kami buong pamilya. Sobrang happy, sobrang masaya talaga sila dito. Si JM, sobrang happy. Si ate, sobrang happy. And we have super good experience sa Universal Studio. Ayan. So, babalik kami dyan. Konting laki pa. Konting palaki pa. Just imagine, hawak ko yung toddler, di ba? Kung paano ko sila binibitbit, kung paano ko sila, kasi dalawa sila, sabibigisan mo sila, ayusan mo sila, hindi naman pepete. Buti nga, I manage myself na ganyan tsura ko. So, pang K-pop lang. O, diba? Then, I promise to myself na talagang mag-aayos na talaga ako. Kasi, syempre, level up ourselves every single day. COC! So, sa mga hindi nakakaalam, player po ako ng COC, Clash of Clans. Simula ko maglaro ng Clash of Clans nung nabuntis ako kay Ate MJ. Nung lumaki na siya, syempre hindi na ako makapaglaro kasi nga, ginasikaso ko na siya that time kasi ginasikaso ko doon yung negosyo. Maraming salamat sa pagsasama namin kasi dahil dito nalibong-libong talaga ako. At dito rin sa Clash of Clans na to, marami ako naging kaibigan. Tapos, bumibili sila ng crispy pata ko. Tapos teammate din kami ni Daddy Consi dyan. So kapag meron kaming war, meron kaming attack, tapos kinukuhanan ko siya palagi ng dragon. Kasi nagluluto siya palagi nun. Mas malakas kasi siya sa akin. Thanksgiving party! Lagi namin ginaganap yung Thanksgiving namin tuwing birthday ni Daddy Consi. Kasi ang birthday ni Daddy Consi is December 23. So ako, I'm very much thankful na pinanganak si Daddy Consi aside sa pagiging ama ng mga anak ko.
And then sa buong year, na ginawa namin, yung achievement namin, yung lahat ng gagawa namin, yung we're going to share our blessing for that day, December 23. We started to have a Thanksgiving party nung nandito na kami sa bahay namin. Yung may kakayanan na kami na magpasalamat at mag-share para sa lahat. So dito nagsimula yung tradition namin as family na tuwing birthday ni Daddy Consi ay may Thanksgiving party din kami. Ito yata yung unang-una namin kapag Thanksgiving party. So ito yan. So there you have it, mga kapata! So yan yung flashback ko na naalala ko naman. So far, so good memories. So nakakatuwa, and eto na ako ngayon. Diba? Nasa harapan niyo na ako, nagbablog at nagsasalita sa inyo at nagsishare ko anong meron ako. So, ayun mga kapata. Thank you very much for watching at sa mga nagsasubscribe ng aming channel. Sobrang thank you. Hope you like our video and don't forget to like and subscribe. Thank you!